Hello guys! Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel! Ready na yung aking kalan. Dito ako magsasaing para tipid sa gas. At marami namang kahoy. Nagluluto tayo ng ginataang papaya. Ayan, naka-prepare na. Hindi ko na binidyuhan yung ano, yung pagbalat at paghiwa nito kasi may mahaba ang video. Bidyuhan natin. Ayan. Na ilagay ko na yung huling gata. Then, ating mga ibang sangkap. Meron tayong sili na green, pahaba. Tapos luya, bawang, lemongrass. Itong lemongrass, masarap to sa ginataang papaya. Gamot po to sa mga lamig-lamig sa katawan. Ayan ay natira ko sa mga aking pananim. Nagtanim ako kasi maraming nanghihingi sa akin mga kapitbahay. So nagtanim ako kasi naubos na yung mga mauubos na yung puno. So yung natira na puno, pinagtatanim ko na. Apat siguro na puno yun. Pag dumami yun, marami. Ayan. It, ang aking sahog ay hipon na alamang na tuyo. Bang! Ayan. Tapos din pamenta. Ayan, kakanggata, yung unang kakanggata. Tapos sili. Ay, asin. Ayan lang po ang aking ingredients. Simple lang ang aking luto. Magluluto tayo ng ginataang papaya. Ito yung aming ulam na pananghalian. Ayan guys, pinipit ko na yung pinakadulo ng lemongrass dahil para kumata siya. Dito yung katas niya. Get ready. Ayan guys, yung luya ay ginadgad ko yung iba. Yung kalati ay in-slice ko ng maliit para mas makatas siya at malasahan. Tiyak masarap yan. Ayan guys, pinagsama-sama ko na yung mga ingredients niya para habang kumukulo ay mas kumatas siya at mag-absorb ng husdo sa papaya. Pinagsama-sama ko na para isahan na lang tipid sa oras. Nagugutom na ako. Ayan guys, nakasalang na. Dahil marami kaming kahoy, kaya sa kahoy ko sinalang. Kuha tayo ng panggatong laman. Ayan, mga halaman ko guys. Ayan, napropagate ko siya. Ayan guys, yung puno niya pinutol ko kasi masyado ng mataas at matanda na. So ang ginawa ko, yung pinakabatang sanga, ayan, binaunad ko siya at nabuhay naman siya. Ayan, bali dalawa siya. Ayan, ganyan ang gagawin ko. Pag tumanda na yung puno, ito matanda na rin, gagawin ko lang siyang plant tree. At may natutunan ako sa ibang vlogger. Plant tree ko. Parang siyang bonsai. Bonsai tree. Nilagyan ko siya ng mga sangang na pinutol kasi iniilian ng aking aso. Ayan yung aking ibang halaman. Ito siya, maganda.
Kahoy. Panggatong natin. Laba ko kanina, ang dami kong nilabhan. Ayan, damit ni nanay ko at saka damit ko. Ayan, nagata ako guys. Dahil maraming yog, yung iba, nilangis ko. Maglalangis ako. Ayan lang natin yung kumulong hanggang sa medyo matuyo siya. Ayan yung yung nasa gilid na yan, magiging mamok yan, mamok. Tawag nila sa Bisaya. Yung latik. And ito yung buhay sa probinsya. Dahil maraming kahoy, sa kahoy sila nagluluto. Kami, simula nung naputol yung duwat sa harap, maraming sanga-sanga. Ayun, nakaipon ako ng kahoy pang gato. Nakasave ako ng gas. Kaya yung gas namin, sa Chile, umabot ng 3. Magti 3 months na meron pa. Nilipat ko yung gulay sa ano, sa shilling. At pinalit ko tong langis. Magawa ko ng langis. Okay guys. At itong gulay na niluluto ko naman ay medyo natuyuan na siya. So, ako ilalagay yung huling gata. Kakang gata. Nani. Sudan. Simpleng gulay. Simpleng ulam. Ayan guys. Nalagay ko na yung kakang gata. Ayan, hayaan natin kumulo ng konti at halu-haluin ng konti para hindi siya mamuo. At timplahan kung ano pang kulang. Tikman natin. Medyo matabang. Kinilasa niya. Kinilasa. Kaya papatayin na natin, i-off na natin. Tutu. Ayan, naglangis na siya guys. Naiwanan ko, nahayaan ko siya. Kasi yung niluluto kong gulay. Ang hirap haluin. Ayan guys. Langis niya. Alam niyo ba kung saan namin yung gagamitin? Pang haplash yan. Sa gabi kasi pag malamig, para yan sa nanay ko. Alam niyo bang pag kayo naglalangis, gumawa ng langis ang yung ay kailangan lutong-luto yung langis para hindi siya madaling
di siya mapanis agad. Kaya kailangan lutong-luto yung langis. Yan ang sikreto na para hindi mangamoy yung langis. Kailangan lutong-luto. Ayun, sarap ng latik po. Lagay sa dito. Ayan. Multitasking. Nakaluto ako ng ulam. Nakaluto ako na hindi na ako bibili ng uli ng niyog. Nakatipid ako. Dapat, bala kong bumili pa ng isang niyog para panlangis. Eh, hinati ko na lang yung pakanggata dahil marami naman. Ayan, nakapaglangis ako. So, nakatipid ako ng 35 pesos. Medyo itabi-tabi natin itong latik para hindi masunod. Pwede yan iulam, lagyan mo ng konting asukal or asin, isamog mo sa kanin. Kanya na ginagawa ni nanay eh. Nilalagay sa kanin yan latik, tapos lalagyan ng asin, masarap. Sa probinsya, ganyan ginagawa. Yan. Kailangan lutong-luto ba yung langis para hindi siya bumantot or mapanis. So, tama na muna yan para sasalang, tatanggalin ko yung latik. Tapos sasalang ko uli yung patutuyuin ko muna. Palalamigin ko muna, then tatanggalin ko yung latik, sasalain ko para hindi masunog yung latik. Then, isasalang ko uli yung langis sa malinis na kawali. Yung para wala yung mga ano, lapot-lapot sa ano. Palalamigin muna natin, then sasalang muna natin uli yan para maluto-luto yung langis. Gusto ko pang lutuin yung langis, pero para hindi masunog masyado yung kawali. Ayan na po yung aking finished product ng langis ng niyog para maging panghaplas. Pinalamig ko muna. And then ito naman yung niluto kong gata na papaya. Sarap. Let's eat! Oh, maglilinis ako ng kwarto. Magliligpit. Pinalabas ko muna si nanay. At ang gulo ng aking kwarto. Gulo. Ayan na guys. Maayos na higaan. Okay, malinis na maayos na. Ayan. Malinis na. Maayos na ng konti. Hindi na makalat. Ano mangyayari? Bago yung sayaw. Si Queen naman.